Day 15, kasama natin si KG Guppy. Ayan, nag-i-install kami ng ilaw dito sa Drip Outdoor kahit gabi na. And so, nag-drill-drill siya dito, saka dun. Lalagyan na natin ng ilaw itong Drip Outdoor na to. So, dalawang track lights papunta dito. So, kailangan ko gawa ng solusyon to kasi hindi ko gusto yung itsura niya. Mukha siyang pangit. Tapos, dalawang track lights din papunta dito sa ating goldfish box. Para dun sa mga nagtatanong kung anong gagawin dito, ito po ay lalagyan ng salamin. Nag-iipon lang po kami kasi medyo mahal po yung sa salamin. And ito ay papa-extend natin ng little bit. KG Guppy din ang gagawa ng lahat ng yan. Oh, solido. Ngayon, kinakabit lang namin yung pagkakabitan ng track lights. Tapos, gumawa siya ng isa pang breaker na nakakonect dun sa aming main line ng kuryente dito sa bahay. Papunta dito sa outdoor. Lahat ng mga saksakan ay i-sure namin na kahit na umulan ay hindi mababasa. Ito yung mga track lights na ikakabit namin dito sa Drip Outdoor. Similar to nung track lights dun sa aking drip shallow tank and yung track lights dun sa aking 100 gallon Godzilla tank. Medyo madilim pa dito pero nakabit na namin yung mga track lights. Lalagyan na lang yan ng connection na wiring. Pati dito nakabit na rin namin yung track lights. Pati dun yung track lights dun papunta dito. So, ang mangyayari, dalawa para dito sa goldfish box, dalawang track lights para dito sa ating plant box, tapos ito meron akong apat na track lights dito para yan dito. Okay, now guys, tapos na namin ni KG Guppy yung track lights dito sa Drip Outdoor. Isasaksak na namin. KG, saksak mo na yun dito. Ayan, tingnan natin. 1, 2, 3. Oh my God, sobrang ganda nung ambient na lighting ng track lights na dala-dala nito. Tingnan natin dito sa kabila. Saksak mo na yung sa kabila. Oh! Solid na! Tingnan nyo naman. Grabe. Ang ganda nung datingan ng ating drip pond. Tatanggalin pa naman yun. Tapos dito sa goldfish. Ayan. Actually, okay na rin siya. Maganda din. Pero plano ko pang dagdagan ng siguro dalawa pang ilaw dito. Para isa dito, isa dito. Pero so far, so good oh. Ganda na ng ilawan niya. I like it. Here's another angle dito sa ating goldfish box. Ayan, sobrang nice. Ito naman, ito, papalitan ko yung area na yan. Tingnan natin dito sa ating drip plant box. Ayan, sobrang ganda ng datingan ng ilaw nung track lights. And lalo na dun sa ating isa pang area. Ayan o, gawa yan lahat ni Kevin o. Oh, grabe. Sobrang solid ng galing niya. Nakakonekta siya ng power dun sa aming main line. Para may sariling breaker itong mga ilaw na to. Tapos, hindi to mababasa ng ulan kasi bumili kami ng mga box na ganun. Sobrang ganda talaga, worth it. Nakaupo lang ako dito habang pinagmamastan ko itong lighting ng Drip Outdoor. And parang napaka-fulfilling lang na ganito na yung itsura niya. Dati parang ano lang to. Patapon, makikita niyo kung matagal na kayo nakasubaybay sa akin. Layo na yung pinagkaiba, pero ang dami ko pang idadagdag dito. So, dun sa area na yun, magdadagdag pa tayo ng 2 more lights. One para dito sa drip plant box, and the other one, itututok ko dun sa goldfish box. Ayan. So, yung 2 lights na yun ay i-re-assign ko. Siguro, i-move ko pa ganun yung iba, yung isa dito sa pangigitna, tapos yung isa dito naman sa may side na to. Ayun lang, siguro, ano, I'd take a moment para i-appreciate yung mga nangyayari. Ito, ang dami pang gagawin dyan, pero natutuwa lang ako na may ilaw na sa ngayon. Dati, literal na imagination ko lang to. Nasa isip ko lang, tapos ngayon, unti-unti na siyang nagka-come to life. Very fulfilling. So that concludes day 15. Thank you so much for watching. See you on day 16.